Hi sa inyong lahat at welcome back dito sa Chambayan. So bigyan lang natin ng response itong ating subscriber dyan. Yan, maraming salamat sa iyong request na, syempre, alam niyo ng lahat, ito ay ang Jopay ng Mayonnaise. So naka-standard tuning ang aking gitara ngayon para mas madali kayong makasabay, no? Pero kung gusto niyong gayahin yung original tuning sa recording ng Mayonnaise, ay naka-E-flat yun. So half step down yung tuning ng gitara nila. Pero bago natin simulan ito, ay i-like nyo muna itong video. Siyempre, sana ipabuti natin yan kahit 50 likes lang. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga next na tutorial na gagawin ko dito. So, tara, simulan na natin ang ating tutorial. So, para sa intro niya guys, ay may dalawang chord lang tayo na gagamitin dito. So, una ay itong D69. So, paano ba ang position ng D69? Position talaga yun. D69. So, ito lang, fifth string sa fifth fret, tapos yung fourth string sa fourth fret. Then, the rest ng string na nasa baba ay naka-open. Ito. Yan. Next ay itong C major. So, pag naka-D69 kayo, ay i-move nyo lang pababa. Yan, C major na yan. So, para lang siyang C, but ni-remove nyo itong note na ito. C major 7. So, ganito naman yung plucking pattern para dito sa intro. So, sa D69, 5, 4, 3. Tapos, lipat ka ganyan sa C major 7. So, 5, 4, 3. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3. So, ganun sa C major 7. So, ulitin natin. Dito naman sa second part, uulitin natin yan sa D69. 5, 4, 3. Then, C major 7. Then, dito naman sa second part, i-add nyo tong note na to. Yung second string, no? Sa third fret. So, 5, 4, 3, 2. Up, down. Then, up ulit. But, naka-open na itong second string. So, ulit natin sa C major 7. Play natin sa normal speed itong intro niya. Dito tayo sa verse, so babalik tayo sa D69, tapos yung plucking pattern ay katulad lang din sa intro guys. Yan. Tapos uulitin nyo pa ng isang beses guys, no? After nyan, ay ganito naman. 5, 4, 3, 5, 4, 3, 4. 5, 4, 3, 5, 4, 3, 4. Yan, 2 times lang din guys. Tapos dito naman, balik ulit sa D69. Tapos yung plucking pattern dito sa C major 7 katulad sa intro, no? So play naman natin siya ng buo, then sabayan natin ang kanta. Jopay, kumusta ka na? Palagi kitang pinapanood, nakikita. Jopay, saan ka na? Palagi kasi akong makausap at kasama. Yan. Dito na tayo sa refrain niya guys. So, apat chord lang guys yung gagamitin natin dito sa refrain niya. So, una itong A minor 7. Tapos itong broken na B minor. So, hindi tayo magbabar chord dito. Kasi ganito yung ginawa ni Sir Monty. Tapos itong C add 9. Kahit huwag nyo nang i-add itong note na to. Bali, nakamute na lang siya dyan, yung fourth string. Tapos itong D. Jesus 4 or pwede rin naman yung D. Normal chord na D. Yan. So, ang strumming pattern na ito guys ay downstroke lang, no? Tapos, pipigilin nyo yung pag-ring ng mga strings. So, parang ganito. B minor. Yan. Tapos, dito naman sa C add 9. Ngayon, down, down, up, down to D. Yan. Sa A minor 7 tsaka sa B minor, pwede nyo yung kunin dito sa higher fret. So, ganito yung alternate na version niya.
B minor, move nyo lang ng 2 fret. Up, 1, 2. So, unang chord para dito sa chorus natin, guys, ay G. Tapos itong A minor 7. Tapos yung broken na B minor. Tapos yung C add 9. So, yan yung basic chord niya. Pero kung gusto niyong gayahin itong version na ginawa ni Sir Monty, ay ganito yung gawin nyo. G. Tapos ito yung substitute natin dito sa A minor 7, itong A7 sus. Ito lang, open, 2, 2, 3, tapos 3. Yan, tapos B minor, then balik sa A. Pwede nyong i-bar itong index finger nyo dyan. Pero kung di nyo kaya yan, ay ganito na lang yung gawin nyo. Yan. Tapos ang strum pattern ay ganito lang, guys. Down, 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 up. Then lipat na yan sa A7 sus. Tapos, up, up, down, up, down, up. Then B minor, down, 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 up, up, down, up. So, same lang din ang strumming pattern dito sa basic chord nun. So, down, 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 up, down, up, down, up, down, 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 up, down, up, down, up. Yan, so 2 times natin gagawin yan. So, subukan natin i-play kahit hindi ko nakantahin dahil hindi naman ako songer. Medyo mababa ang aking boses. So, ganito. Dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo naaawis tayo. After ng chorus ay babalik tayo sa verse. So same backing pattern, then the chord, tapos yung refrain, then another chorus. So ulitin nyo lang yung mga tinuro ko sa inyo na chord kaganina. Then diretso na kagad tayo dito sa ad-lib niya. No? Dito sa ad-lib ay ito yung unang chord natin, E minor 7. Huwag nyo lang tanggalin itong dalawang note na yan. Tapos D over F sharp. Ayan, alam nyo na yan. Tapos itong C add 9. Yan. So play muna natin itong first part ng ad-lib. Down, down, up, up, down, up, down, down, up. So lipat kagad yun sa D over F sharp. So dito natin. Down, down, up, up, down, up, down, up, down, up. Tapos yung ad-9, puro down up lang gagawin nyo. So ganito yung timing nya, no? 1 and 2 and 3 and 4 and yan. Ito naman sa second part ay tataas natin yung chord na E minor 7. So, dito yan sa 7th fret. 7, mute, 7, tsaka 8. Tapos, move nyo lang pataas. Same shape lang. Ito yung substitute natin dito sa D over F sharp. Yeah. Play natin ulit dito sa second part. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4. Dito naman sa last part na C add 9. 1 and 2 and 3 and 4 and yan. So pag clean natin ang buo itong ad-lib ay ganito yung magiging tunog niya. Taas. So, after ng ad-lib, guys, ay may ganito pa siyang part. So, para itong intro. So, ganito yung una. Yan, same lang sa intro, di ba? Tapos, ito naman, pangalawa. Yan, medyo mabilis yung plucking pattern dito sa D69. So, 5-4-3 lang din yung ipa-pluck nyo. Ganito. Yan. C major 7, same lang din sa intro. Tapos babalik tayo sa D69. Yan. So, 5-4-3, bass, up, up, down. 5-4-3, bass, up, up, down. So, 3 times nyo gagawin to.
sa last part, babad to sa C major 7. Down, up, down, down. So, ulitin natin from the start. After nun, ay babalik tayo sa refrain. So, same chord lang din yan. Then, dito sa last chorus naman. So, dito naman sa last chorus, yung unang part nun ay mabagal. So, downstroke lang. Each chord ay puro down lang yung pattern niya. So, parang ganyan. Sa second part naman nun ay balik yun sa normal na strumming pattern niya. So, dito na tayo sa outro niya. So, same strumming pattern lang katulad sa chorus. Pero may babaguhin lang tayo ng konti dito sa dulo niya, no? So, it's G. Down, 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 up, down, up, down, up. B minor. Down, 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 up, down, up. Tapos, down, down, down. So, tatlong down dun sa last chord niya, no? So, uulitin nyo pa ng isang beses. Yan, parang ganon. Tapos sa third part, ay ganito naman. Yan, may nadagdag tayo na dalawang chords. So, C add 9, tapos D sus 4 lang naman. Ulitin natin sa third part. Yan. After nun, ay dito naman tayo sa last part niya, no? Pabalik yun sa G. Pero yung strum pattern natin dito ay babagalan natin, no? Ito, D69. Itong last chord. So, ganyan yung ginawa ni Sir Monty doon. Yung 5th string sa 7th fret, tapos itong 3rd string sa 9th fret. So, yan. So, ulitin natin tugtugin itong outro niya sa umpisa. So, maraming salamat sa inyo guys sa panonood nitong tutorial. Hanggang dito na lamang. Huwag sana kalimutang mag-like, share, and comment dito sa aking video. This is Jambayan. Palagi sana kayong mag-iingat. And peace out!